Thursday, guys. It's 6:23 in the morning, and Archer's here with me. And si currently pooping. Tumatay. Ala, tumatawa ang baby. Hey. Tumatawa siya kanina. Ano, usually nasa bed pa kami mga ganitong oras. Pero ngayon bumangon kami kasi papatulugin ko ulit 'to siya. Tapos ilalagay ko sa bassinet. Lately kasi nasasanay siya na katabi ako. Tapos kapag wala ako sa tabi niya, nagigising agad siya sa bassinet ba. So iti-train ko ulit siya na sa bassinet matulog talaga ng mahaba. Kasi babalik na kami dun sa main bedroom. Since naka-uwi kasi kami ng hospital, sa ibang room ako natutulog kasi yung bed namin sa bedroom mataas, and nahihirapan akong bumangon kasi nga yung tiyan ko sensitive pa, yung tahi din. So dun ako sa kabilang kwarto kasi medyo mababa lang yung bed. Then tinabi ko siya, and then yun nga, nasanay na katabi ako. So yun, iti-train ko na naman siyang sa bassinet matulog. Yung bassinet niya nandyan na. Kasi kapag nandun na kami sa main bedroom, dun na siya sa bassinet kasi wala na kami ng dalawa ng daddy niya sa bed, diba? Tapos baka madagan na namin ba. So yun, iti-train ko ulit siya. Ito yun lang, may baby boy. Hindi sino. Hey! Ang dami niyang ano, sa mukha, napaka-sensitive ng mukha nito, na hindi lang mukha, pati skin talaga. Ang dali lang magka-rashes. Tignan niyo yung mukha niya, oh. Taltad ng tigyawat. Hello? Good morning? Good morning? Acha! Hey! Hey! Acha! Ang hirap-hirap ng mag-function kapag may bata talaga, kasi minsan hindi na nga ako nakakakain ng ano, on time. Hindi ako nakakakain on time kasi may mga times na clingy siya masyado. And gusto niya lang ano, gusto niya lang ako sa tabi niya. Hopefully ngayon maging good boy na ulit siya. Kahapon okay siya, kahapon medyo okay siya. Do yun nga, kapag nilalagay ko sa bassinet, 10 minutes lang, less than 10 minutes lang nagtatagal. So kahapon ilang ulit ko siyang nilagay sa bassinet, gising lang siya ng gising. Tapos yung huli na, nilagyan ko ng damit ko. Damit ko na hindi ko pa nalaban. Pero hindi naman super dumi. Isang beses lang naman nasuot. Tapos nandun lang sa ano ba, sa may bedroom. So yun yung nilagay ko. Kasi hindi ko pa nalagay sa laundry basket namin. Nilagay ko sa tabi niya. Para kahit wala ako sa tabi niya, medyo naaamoy niya ako. Gumana naman siya, guys. Natulog siya na medyo mahaba. Mga sobra 30 minutes din yung tulog niya. Gumana siya. Pero ewan ko ngayon. Kaya itatry ko ulit. Hinihintay ko lang matapos siyang mag-poop. Para mapalitan. Mapalitan! Kain din kasi ito ng kain. Kaya tayo ng kain. Aksaya masyado sa napi. Pero it's okay. Magpalit lang para hindi magka-rashes, no? Kasi napaka-sensitive ng skin ng aming baby. Ayan. Feeling ko nakakakita na siya ng medyo ano, yung medyo ano, light kasi medyo light
Kasi ano, sinusundan-sundan niya na ako yung mukha ko ba. Hey! Hey! You're in a good mood today. Ayan. Papatapusin lang natin yung tumai. Hello, look at your face. Can you see your face? Papatapusin lang natin yan siya. Papalitan ng nappy and then papakainin and then hopefully matulog siya. So usually, nagigising kapag natutulog siya ng mga ganitong oras, nagigising siya ng 10. Minsan nga umaabot ng 11. Pero nasa tabi niya ako kasi sinasabayan ko din yung tulog niya kasi may mga gabi din na napaka-fussy niya ba. So wala din akong tulog. So sinasabayan ko yung gising niya din at saka tulog niya. Para makapag-rest din si mami, no? Ay! Oh, look at you! Oh, look at you! You're smiling. Are you smiling? Sinisinok na naman. Hey. Are you done? You done pooping? Let's change you. Let's change the nappy now. Let's change the nappy. Nailapag ko na si Archer, guys. Kaso, galaw pa siya ng galaw. So, need kong balikan din. Tapos, itap-tap yung leg niya para makatulog ulit. Yun yung problema ko sa kanya lately kasi pag nasa bassinet siya, nagigising siya agad. Pero kapag sa bed or kahit nasa couch, kahit sa couch, natutulog siya ng mahimbing. Basta nasa tabi niya ako. Pero nung una naman, first few days namin dito sa bahay, masarap-sarap ang tulog niya sa bassinet niya. Kaya lang, yun nga, nasanay siya na sa gabi, katabi niya ako, tapos naaamoy niya ako ba. So, yun. Hinahanap niya ako agad. Kaya, chine-check-check ko din. Kasi yung kumot niya din, sinisipa niya. Yan, lamig kaya. So, hindi kong ayusin yung kumot niya. But yeah, nalagay ko siya, nilapag ko. Nalagay ko siya ng 7. Hopefully, makatulog talaga siya ng ilang oras. Inon ko natin yung white nurse niya. Tsaka inoff ko na yung ilaw. Para madilim talaga sa, ano, sa sala. And, ako, prepare ko na yung aking breakfast. Ang hirap na magluto ng breakfast, ng pagkain talaga. Hindi lang breakfast, pati lunch, tsaka dinner. Pag may bata, ang hirap na mag-function. So, yung ginagawa ko, nagluluto ako ng madaming rice sa gabi or like the day before. And then, kasali na yun siya the next morning, tsaka lunch ko. Yun yung pinagawa ko doon sa gabi. Minsan nahihirapan din ako magluto. Kahit na nandito si Tano. Kasi umiiyak yan dyan. Hinahanap talaga ako. Tapos, yung daddy niya, napapatahan naman siya pero hindi nagtatagal talaga sa kanya. So, yun nga. Especially, may mga days talaga na super clingy niya. Gusto niya lang sa akin talaga na malapit and then ano siya, kain siya ng kain. Ano kasi kami, breastfeeding, kain siya ng kain. Ako din, gutom na gutom. Palagi din ako nagugutom, kaya palagi akong nagsisnap. Nahirap pa ngayon kasi malayo na kami sa shops. Isahang, yung pagbili namin ng anong pa is, isahang grocery. Thank you.
fully palutuin niyo tayo. Napakainin. Kasi gutom na ako. Hindi niya tinatantanan yung bubis ko. Kain lang sila kain. Kaya tayo dito ng tayo. Ngayon, niluluto natin yung breakfast. Kainin muna natin yung mga manok. May manok kasi kami dito, guys. Kasi nung nabili namin itong bahay, iniwan ng may-ari yung mga manok nila. Binigay na sa amin. Umuulan. Hindi, ano, ambon lang. Pero ano, umuulan na ilang araw ngayon. May pagkain talaga kami ng manok, kaso may mga leftover kasi baong. Ito yung mapapakain natin. May puno din ng orange. Tsaka, ito pa, may lemonade. Parang may calamansi din ata sila dito. Lemonade din tawag nila eh. Mandarin ata to? Hindi ko alam. Yan o. Yung kulay orange na. Ang dami din kalat nilang iniwan. Naiinis nga si Dani kasi ang dami nilang kalat na iniwan. Ang dami namin lilinisin talaga. Ito na yung mga manok. Ayan na. Ano to? 2, 4, 6, 8, 9. 9 and then my guinea fowl. Na ano? Isa. Isa lang yung paan niya. Sila. Diba? Sana all nakakain na. Yung mga tinapay yan, tsaka yung ano, extra na leftover pasta namin kagabi. Yung noodle ba? 8:30 na guys, and tulog pa din ang baby boy, which is so good. Pinatapos niya ako ng breakfast. Nakapaghugas na din ako ng plato, nalinis ko niyang kusina. Na dito ako sa bedroom namin. Kasi may i-put away ako ng mga damit. Ihahang ko lang ito. Tapos lagay ko sa wardrobe namin. And papalitan ko yung mga sheets. Kasi plano kong dito na matulog mamaya. Para maano din, masanay na din yung ating baby, si Acha. So, papalitan ko yung sheets. Kasi for how many weeks? Si Dani lang matulog dito. And ano pala guys, nung pag-uwi namin ng hospital, pagdating namin dito, few days after siguro. Oh, ano, Saturday kami umuwi, diba? Pagka ano, Sunday, nag-start ako magka-sore throat. Si Dani may runny nose na. And then, nung Tuesday na, nag rapid test kami for COVID. We tested positive. So, nag-positive kami sa COVID after namin sa hospital. Which was really bad. Kasi, may newborn na kaya kami. That time, and nag-panic talaga ako. So, tumawag kami agad sa hospital to inform them yung ano, yung maternity unit ng hospital, to inform them na nag-positive na kami, and then ano yung gagawin namin sa baby. So yun yung sinabi nila, as long as continue lang daw yung breastfeeding, okay daw, magiging okay daw si baby, wala daw ang problema, kasi napaka-rare daw ng COVID cases sa newborn. So, as long as continue daw yung feeding, and then yung nappy changes daw is constant, okay lang daw. And as long as wala siyang symptoms. And so far, Archer was so good. Wala siyang symptoms. Yun nga lang. Kain lang talaga siya ng kain. Tapos, ako din, since positive kami, worry ako sa kanya. And sabi nga ng midwife na breastfeed lang talaga. So, kahit na masakit na yung ano ko,
pinapa-breastfeed ko talaga siya kasi ayokong makuha na niya din yung symptoms namin. Ako hindi gaanong na nagagrabehan ng ano talaga. Pero si Dani ilang araw talaga siyang bedridden. Siguro din kasi ako yung main carer ng baby. So yung isip ko ba, hindi ako pwedeng maghilata lang sa bed. Need kong mag-recover agad. Kasi may baby nga. Nag-positive kami. And then, yun. Yung si Tani, grabe yung night sweats niya. And then, basa yung sheets talaga. Ewan ko ba if pinalitan niyo to. Kasi nandun na ako sa kabilang bed. Feeling ko hindi. So, papalitan natin. Kasi pinapapasok na din yung pusa niya dito. Naiinis ako. Yun yung usapan namin. Kasi before namin binalik yung pusa dito. Na huwag magpapasok ng pusa sa kwarto. Pero ang tigas-tigas ng ulo. The time is 10:09 a.m. Have a good morning. It's already 10:09 and the baby is awake. Natulog din siya ng 3 hours sa bassinet. Very good naman yung baby namin. Very good yung baby namin. Pinatapos niya akong mag-change ng sheet sa kwarto namin. Nalagay ko sa washing machine yung damit niya. Tinutupi ko tong damit niya din, mga damit niya. Di ko natapos, pero at least may mga nagawa ako ba. Gising na siya. Kasi gutom na to. Kakain na yan baby namin, no? No? Ang pula-pula na naman ng mukha. Tapos ang daming tigyawat man, oy. Papalitan namin to siya ng sabon kasi baka hindi din siya na hiyang sa sa Mustela. Mustela kasi yung gamit namin. Tapos napapansin ko, hindi siya nawawala din ba? Mas dumadami pa. So papalitan namin ng Cetaphil. Papabili natin kay Daddy, no? Papabili tayo ng sabon. Sabon tsaka napin niya. Magsa-size up na to kasi nagsistart nang sumikip sa kanya yung nappy. Hindi naman talaga super sikip pero nagsistart na kasing mag-leak. Tumatawa-tawa to kanina pero pag gising niya, manang-mana to siya sa daddy niya pag nagigising kasi grumpy. May mga pa parang lost siya pa. You wanna eat? Gutom na? Mahirap mag-breastfeed ng baby. Kasi, lalo na sa first time moms, mahirap. Para sa akin, mahirap siya. Minsan nga, naiisipan ko na lang na mag-stop, na mag-formula na lang. Kasi naisip ko din na mas maganda din kasi talaga yung breastfeed. And, walang gastos. Yung gastos mo lang is yung nipple cream, breast pads, or breast disc. Pero okay lang naman yan compared sa formula na bibilin mo. Tapos ayaw din ni Dani ng formula. Mas gusto niya talaga yung breastfeeding kasi nandito lang din naman ako sa bahay. Kahit ako din, gusto ko din siya. Pero minsan, nakakapagod din. And hindi siya comfortable. Though ngayon, better na kasi. Naglalatch na siya ng mas mabuti. Alam niya na masanay na siya. Hindi na ganun kasakit. Pero may times kasi na kapag nagka-cluster feeding siya, lang talaga siya, gusto niya lang talagang dumedi. Yung mga time na yun, yun yung mga time na gusto ko nang stop siya sa pag-breastfeed kasi ayaw niya akong pantanan. Kasi ayaw niya din mahiwalay sa akin. Wala akong nagagawang trabaho. Yes, ang dami-dami pa naming lilinisin dito sa bahay. Ang dami-dami pa naming i-unpack, i-arrange, ganito, ganyan. Yung labas nga is medyo makalat pa kasi may mga gamit pa. And then, yun nga, yung previous may-ari nitong bahay, ang dami-daming basura din na iniwan. Hindi naman siya total basura kasi naman siya, yung mga kahoy, mga ganyan. Pero hindi kasi namin magagamit. So, para sa'yo, basura na siya.
iniwan lang nila, hindi nila dinispose kasi dapat talaga panlinis yung bahay. Hindi nga nila, ano nga, to nilinis ng maayos, hindi sila nag-exit clean. Sila-sila lang, tas ang daming parts na hindi talaga nalinis na gaya ng mga drawers. So, ano din, pahirapan din sa paglinis ng mga drawers. And then, buntis pa talaga ako noon waiting akong mga anak. And then, ito nga, ngayon, may baby na hindi na ganun kadaling gumawa ng mga bagay-bagay kasi pag gising to, wala akong nagagawa kasi gusto niya lang akong sa, ano, malapit. So, struggle din. Kaya, hindi din talaga kami makastart ng ayos na yung ma-fix na talaga namin ba kasi nag-a-adjust pa din kami sa buhay. May baby. Nag-a-adjust pa. And si Danny, ano na, balik work na siya. Tapos na yung ano namin, yung break niya. Kasi nag-leave lang siya ng isang yung 1 week at ayun. Tapos, yung nagka-COVID na kami, medyo, so na-extend yung leave niya. Nag-sick leave siya. So, yun. Ngayon, kami na lang dalawa ni Archer dito. Yung name niya pala, guys, is Archer. So, A-R-C-H-E-R. Kaso dito sa Australia. Hindi nila kasi, ano, pronounce yung R. So, parang nasa slang siya ba? Pero kung, like, either way, if sa Pinas naman, ganun naman talaga tayo magano, Archer. Archer. It's still fine naman. Yung mata niya ngayon is gray. Nung paglabas niya, nasa operating room kami, yung mata niya is napaka-brown. Super brown ng mata niya. Na ano ko talaga, nakita ko kasi binigay sa amin nga siya. Nung ano, habang tinatahi ako, nasa amin siya. So, hawak-hawak siya ni Danny. Nasa tabi ko siya. And then, inakausap ko siya. And then, yung mata niya is super brown and super singkit. Napaka-singkit niya. Ngayon, nag-change yung kulay ng mata niya. A few days after, ngayon naging gray. Hindi ko alam kung anong magiging kulay talaga ng mata nito. Acha! Hey, are you done? Tapos na magpoop? Balik na siya sa kanyang bassinet. Hopefully, magtuloy-tuloy yung tulog niya. Kumakalaw na naman. So, magla-lunch na ako. Magsa-sandwich na ako. Kasi naubos na yung rice ko kanina. Sandwich lang. And then, isasampay ko din yung mga damit niya. Nakapag-start na ako kanina. Kaso lang, yun nga, nagising siya. And, okay lang naman kasi gumagalaw-galaw lang. So, nakapag-sampay ako ng ilan. Hanggang sa umiyak na talaga siya. Umiyak na talaga siya. So, need ko siyang puntahan para ipakalma, patahanin, and then patulugin ulit. And, yan, nakatulog na nga siya. Kakapagpatuloy na ako sa aking pagsasampay, kakain, and then magnanap din ako. Hopefully, tulog pa siya. Pwede tayo matapos ko yung gagawin ko para makapag-rest din ako. 4:40 na ng hapon, guys. And, nakaligo na ako and all. Hindi lang ako nakasukway pa. And Archer's here. Uy, ayos na po ba? Position mo ba? Nagising siya mga almost 4.
And pinalitan ko ng nappy and pinakain ko na din. Kakatapos niya lang kumain. Actually, nakatulog siya. Kaso paglagay ko sa basilit, nagising na naman siya. So, back to zero kami. Try kong patulogin ulit kung matutulog pa siya. Ang daddy niyan late ngayon na busy sa work. So, yeah. Kami pa lang din dito kasi usually before 5, naka-uwi na yan siya the past days. But ngayon late siya kasi busy siya sa work. Busy si daddy, no? But it's okay. Tingnan niyo naman ang position nito. Tingnan niyo yung position niya. Nakaayos yun siya kanina kaso malikot. Ang likot-likot. So, ganyan na yung kanyang position. Antok to. Naantok to. But yep, that's it guys for our video today. Kasi ano lang naman na mag ano na kami, luluto na kami ng dinner and then maliligo itong aming baby boy. Yes, gabi po sila naliligo dito. Maliligo to siya. And wala na, papatulogin na ulit. Ano, sarap ng buhay ng mga baby. Kain, tulog, tae. Repeat. Yes. Yun siya. You wanna say bye? You wanna say bye? Ang ginagawa mo ng burlesque queen si mami, oy. You're not hungry, bub. Yep. Say bye. Say bye. 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 Thank you so much for watching. See you next time. Bye.